mula dito sa DWIZ Manila. Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Narito na ang headlines sa IC Balita Nationwide panghapon. Ngayon ay Biyernes, September 4, 2020. Inflation rate o pagsipa ng halaga ng mga bilihin at serbisyo noong nakaraang buwan, bumagal. Labor Department kumpiyansang tataas din ang employment rate sa bansa. Mahigit 5 bilyong pisong pondo ibubuho sa Bayanihan 2. Ang miyembro ng Osamis Police inilagay sa restrictive custody dahil sa pagkamatay ni Councilor Ardot Parahinog. Kita sa ibang bansa, UN experts nagpadala ng lihim sa China hinggil sa pambansang seguridad sa Hong Kong. At sa sports, Pinoy karatista na kamitay kalimang gintong medalya sa e-karate games. Sa health news, pag inom ng tsoklate, may magandang dulot sa kalusugan. At sa showbiz, British actor na si Robert Pattinson, nagpositibo sa COVID-19. IZ Balita Nationwide. Magandang hapon sa patnubay ni Engineer Jerick Barreto at Daniel Tenco. Kami ang inyong mga tinig balita sa ngalan ni Mon Ilagan. Ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Sa detalye ng mga balita, bumagal ang pagtaas ng presyo at serbisyo sa inflation rate sa mga bilihin at serbisyo ng bansa. Ito ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sa idalabas na record ng PSA, bumagal ng 2.4% nitong Agosto ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin kontra sa naitala noong July na 2.7%. Mababatid na ilan sa dahilan ng pagbagal ng inflation itong nakalipas na Agosto ay dahil sa pagbaba ng ilang mga pamilihin gaya ng isda't karne at gulay o yung mga food at non-alcoholic beverages. Naniniwala naman ang Labor Department na sa mga paparating pang mga buwan ay tataas pa ang bilang ng mga Pilipinong magkakaroon ng trabaho. Sa inilabas na kalatas ng Labor Department, ito ay dahil sa pagliluwag ng pamahalaan sa ipinatupad na community quarantine na nagbukas sa higit 7 milyong mga trabaho at higit 4 na milyong manggagawa naman ang nakabalik sa kanilang trabaho batay sa survey noong Hulyo. Bukod pa rito, umaasa ang Labor Department na makakaroon pa ng ibang mga pagbabago bunso na rin ng hakbang ng pamahalaan para masugpo ang banta ng COVID-19. Kasabay nito, ang pagpapatupad ng Recharge PH na bahagi ng recovery plan ng pamahalaan para sa muling pagpapasigla ng ekonomiya sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya. Pagdiin pa ng Department of Labor, patuloy ang pagprotekta sa kapakanan ng mga naapektuhang manggagawa sa pagkasabatas ng Bayanihan 2. Kaugnay na ulat, naglaana ng halos 5.58 billion pesos na pondo sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Ito'y upang magbigay ng tulong sa mga PUV o Public Utility Vehicle Drivers na nawala ng kita dahil nga sa lockdown sa pamamagitan ng service contract agreements. Babayaran ng gobyerno mga bus at jeepney drivers kasabay ng muli nilang pagbabalik sa kalsada. Sa bagong normal, iba nang nakagawian na punuan ng pasero at mga pampublikong sasakyan. Sa halip, kalahati na lamang ang bilang ng kapasidad ng bus at jeepney ang pinapayagan ng LTFRB o Land Transportation Franchising Regulatory Board. Wala nang
ang buhay ng matagpuan si dating Ozame City Councilor Ricardo R. Parohinog. Ito ay ilang oras lamang bago ang nakatakdasan ng pagdalo nito sa hearing ng kanyang kaso kaninang umaga sa Ozame's RTC, Original Trial Court, para sa kasong illegal possession of firearms. Dahil dito, agarang pinagutos ni PNP Chief General Camilo Cascolan ang investigasyon sa pagkasawi ni Parohinog. Habang inatasan din naman ni Cascolan si PR, si Pro 10 Project 10 Regional Director Brigadier General Rolando Anduyan na ilagay sa restrictive custody ang lahat ng mga pulis ng Ozame City Police na on duty kagabi. Partikular na tinukoy ng PNP Chief ang hepe ng Ozame's PNP Custodial Center na si Lieutenant Colonel Jigger Nozeda na malaman kung ano ang kanilang responsibilidad sa insidente. Kagaya nito, sinabi naman ni PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak na wala namang indikasyon ng anumang dahas sa katawan ni Parohinog. Matatandang si Ardot Parohinog ay kapatid ni dating Ozame's City Mayor Reynaldo Aldo Parohinog na napatay sa raid na ikinasa noong 2017 ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng investigasyon ng SOCO hinggil sa dahilan ng pagkasawi ng dating counselor. Kaugnay nga, Ricardo Parohinog nasa mabuti raw kondisyon ng bumiyahe sa Ozame City mula Maynila ayon sa PNP. Follow up ni Patrol 9, J. Mark Degala. Sa susing inaalam ng Philippine National Police o PNP, kung may inindan ng karamdaman, si dating Ozame City Councilor Ricardo Arzot Parohinog nang uwi ito sa kanilang lungsod mula rito sa Maynila. Ito yung makaraang matagpuang wala nang ang buhay ito si Parohinog sa kanyang selda sa Ozame City Police Station kanina umaga. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Bernard Banak, nabigyan naman ng fit to travel itong si Parohinog at ligtas pang nakabiyahe kahapon kasama ang kanyang mga police escort. Gayunman, batay sa ulat ni Police Regional Office 10 Director, Police Brigadier General Rolando Anduyan, tila balisa at matamlay ng dalhin nila si Ardot mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame patungo sa Ozame City. Binigyan din pa ni Banak na 2 beses pa anyang sumailalim sa pagsusuring medikal itong si Ardot upang matiyak na ligtas itong makabiyahe at wala itong anumang sintomas ng COVID-19. Samantala, sa ilang pang mahalagang ulat, pagpatay ni U.S. Marine Corporal Joseph Pemberton sa Filipino transgender, simbolo daw ng pagkitil din sa soberenya ng Pilipinas. Detalye Patrol 17, Jopel Pelenio. Simbolo nga po, ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, ng pagpatay sa soberenya ng Pilipinas ang ginawang pagpaslang ni U.S. Marine Corporal Joseph Pemberton sa Filipino transgender na si Jennifer Lauden noong 2014 sa Olongapo City. Ginawa ni Roque ang payag matapos ang questionable desisyon ng Olongapo RTC kung saan itong maaari na umanong palayain si Pemberton dahil sa napagsiligan na daw nito ang kanyang sintensya at naging kwalipikado rin palo ito sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Gayet ni Roque, hindi umano niya maunawaan kung paano nangyari na ang krimen ay naganap sa Pilipinas, na ang biktima ay Pilipino, ngunit ni hindi man lamang aniya nahawakan ng Philippine Authority o ng mga otoridad dito sa Pilipinas si Pemberton noong nililitis pa ito sa korte. Dagdag pa ng kanin, bagamat simbo legally ay hawak aniya ngayon ng Philippine government si Pemberton, pero bawang mga Amerikano naman na sundalo ang nagbabantay o kasama nito. Ito si Patrol 17 Pelenio, nag-uulat sa inyong pilang may tonong lakas, DWIZ. Alas 4:13, samantala sa ilang pangulat, patuloy na pinaghahanap ng Japanese Coast Guard ang nasa 38 pang mga tripulanteng Pilipino na lula ng lumubog na barko sa karagatang sakop ng Amami Oshima o East China Sea dahil sa masamang panahon. Ito ay matapos na ma-rescue ang isang crew member nito matapos na mapaulat na nawawala nga noong Miyerkules. Batay sa pahayag ni nilabas ng UAE-based Gulf Navigation, kinalulungkot nito ang malagim na trahedya dahil sa ngayon, anila, wala pa rin senyales ng mga survivors sa pagtaob ng nasabing barko. Ayon sa isang tagapagsalita ng Gulf Navigation, tiniyak nito na patuloy pa rin nilang minamonitor ang sitwasyon at umaasa sila na masasagi pa rin ang mga nawawalang tripulanteng sakay ng barko. Ang nasabing cattle ship ay may sakay na 6,000 mga baka
na nagdala ng distress call sa West Abami Oshima Island sa timog kanlurang bahagi ng Japan noong Miyerkules dahil nga sa malakas na hangin bunga ng pananalasa ng typhoon Maysaka. Dinipensahan na ba ng DNR o Department of Environment and Natural Resources ang pagtatambak ng synthetic white sand sa dalampasigan ng Manila Bay? Ito ay matapos na umani ng batikos mula sa publiko ang hakbang ng pamahalaan na tambakan ng puting buhangin ang Manila Bay sa gitna ng kinakaharap na COVID-19 pandemic ng Pilipinas. Sinabi ni DNR Yusek Benny Antiporda, may ikayat kasi ng hakbang na ito na huwag basta-basta magtapon ng publiko ng basura sa bahagi ng Manila Bay. Anya, ang paglalagay ng synthetic white sand sa Manila Bay ay bahagi ng information campaign ng DNR para sa rehabilitasyon nito. Dagdag pa nito, ang naturang proyekto ay nagkakalaga ng 389 million pesos at bahagi ng Manila Bay Beach Nourishment Project. Dinepensahan din ni Antiporda ang pahayag ng mga dumapatikos sa naturang programa dahil pinag-aaralan naman anya ng DNR ang naturang proyekto sa tulong ng mga eksperto kaya nitong matagalan ang malakas na alon ng tubig sa nasabing karagatan. Sa kaugnay na ulat, posibleng ligtas ng paglanguyan ng Manila Bay sa pagtatapos ng taong kasalukuyan. Ito mismo ayon kay DNR on Department of Natural Resources Yusek Benny Antiporda ay bilang bahagi ng nagpapatuloy na sewage treatment plan sa Manila Bay. Ayon kay Antiporda, malaki na ang naging pagbabago ng Manila Bay lalo na sa kalidad ng tubig ng karagatan simula ng ikasaang rehabilitasyon dahil nga sa mulaan sa dating 1.3 billion coliform per 100 milliliter of water, nasa 700 coliform per 100 milliliter of water na lamang ito. Dagdag ni Antiporda, ang target kasi ng DNR ay maabot ang 200 coliform per 100 milliliter of water para maging ligtas ng paglanguyan ng Manila Bay. Gayunman, nilinaw ng opisyal na sa ngayon, hindi pa rin ligtas mag-swimming ang publiko sa Manila Bay. Bumaba naman ang kaso ng dengue sa bansa sa kabila ng maulang panahon. Ayon kay Dr. Noni Evangelista, Program Manager ng Department of Health National AIDS-Borne Viral Disease Prevention and Control Program, nakita nila ng pagbaba ang kaso ng dengue sa Pilipinas kumpara sa naitalang kaso ng dengue sa bansa noong nakaraang taon. Ayon kay Evangelista, mula sa dating 430,000 kaso ng dengue sa bansa noong 2019, ay bumagsak na lamang ito sa 59,675 mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sinabi ni Evangelista, ikinatuwa ng DOH ang downtrend na ito sa kaso ng dengue dahil noong anyang nakaraang taon ay nagdeklara pa ng dengue outbreak. Kaugnay nito, bumaba rin ng bilang ng mga nasawi sa dengue ngayong taon kung saan nasa 231 lamang ang bilang ng mga nasawi kumpara sa 1,612 death toll sa bansa dahil sa dengue noong 2019. Magpapatuloy pa ang ating mga malalaking balita at mga karagdagang ulat sa bantala. Patalastas muna, Philippine Standard Time, alas 4:17:40 segundos. IZ Balita Nationwide. Patuloy ang balitaan. Kami pa rin po ang mga tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Budget Secretary Wendell Abisado nagharap o nagpresenta na ng proposed 2021 budget sa Kongreso. Detalye Patrol 7, Jill Resontok. Ongoing na presentation ng proposed 4.5 trillion 2021 budget ng federal administration sa sunoton ni BM Secretary Wendell Abisado. Sa hearing ng Appropriations Committee sa pangunan ni Congressman Yap, nagkanta itong si Abisado sa pinig sa mga kongresista na ikaw-reconsider at sa proposed 2021 budget ng federal administration. That burden which 560.2 billion and defense with 210.6 billion. Of the total 4.506 trillion proposed national budget, 70.6% or 3.183 trillion will be directly allocated to the regions. In terms of the regional budget, the NCR will be given the highest allocation at 33% or 1.488 trillion. On the other hand, Luzon will come in second with 17.5% share or 790.2 billion
and the now with 11.8% or 530.6 billion, and Visayas with 8.3% or 374.1 billion. Bagi na pa-implementary time din abisado sa inyong presentation ng proposed 4.5 trillion na budget sa 2021 of the administration. Si Pro 7 na Jill Rason ng ulat sa INP na ito na VWYZ. Samantala, minimum health protocol sa COVID-19 kailangan pa rin masunod sa gitna ng voters registration. Alamin natin ang detalye ng balitang ito. Magbumula kay Patrol 9, J-Mark Dagala. J-Mark? Pinatitiyak ng Joint Task Force sa COVID-19 Shield sa mga police commander na masusunod pa rin ang minimum health and safety protocol sa panahong ng voters registration period. Ito upang patuloy na mapapalalahanan pa rin ang publiko na hindi pa rin normal ang sitwasyon at nananatiling na riyan ang peligrong dulot ng COVID-19 sa mga panahong ito. Particular na riyan ang pagsita sa mga hindi nakasuot ang face mask, hindi nakasuot ang face shield, walang tamang social o physical distancing, hindi malinis sa pangangatawan o walang proper sanitation at hygiene. Ayon kay Task Force COVID Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eliezer, nakikipag-ugnayan na ang mga police commanders, Commission on Elections o COMELEC upang matiyak na organisado at ligtas ang pagpaparehistro sa kanilang pananasakupan. Samantala, sinabi naman ni Eliezer na hindi na nila iniikayat ang mga minor de edad, mga nakatatanda o yung mga senior citizen na magtungo pa sa COMELEC offices para magparehistro ngayong panahon na ito na mataas pa rin ang banta ng COVID-19. Una nang inanunsyo na COMELEC na tatagal ang voters registration period hanggang Setyembre ng susunod na taon, 2021. Patrol 9, J-Mark Tagala, yung gulo si PM Metodo Lakas, Nilibugaisi. Balita na COVID pa rin, umakyat na sa 22nd pwesto ang Pilipinas sa buong daigdig pagdating sa bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 na coronavirus disease. Ito'y matapos maitala sa bansa ang 228,403 kaso ng COVID-19. Batay sa tala ng WHO, World Health Organization, pumapalo na sa 26.15 million ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo matapos na kumalat ang virus sa 210 mga bansa. Sa bilang na nabanggit na sa 873,118 ang mga nasawi at nasa 18,660,112 naman ang bilang ng mga nakarecover. Nangunguna pa rin naman ang Amerika bilang bansang may pinakamaraming bilang ng naitalang positive na COVID-19 kung saan meron na itong kabuang 6,122,078 na bilang ng kaso ng COVID-19. Samantala, tinapos na ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang kanyang self-quarantine. Ito'y matapos na gumaling ang senador sa COVID-19 o coronavirus disease. Sa isang Facebook post, nagpasalamat si Revilla sa lahat ng sumuporta at nagdasal para sa kanyang paggaling. Matatanda ang noon lamang nakaraang buwan nang itakbo sa ospital si Revilla dahil sa pneumonia na dulot ng COVID-19. Kabilang dako, ginagalang ng Malacanang ang desisyon ng Malaysia na huwag munang magpapasok ng mga Pilipino sa kanilang bansa sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, bagamat hindi nakakatuwa ang balitang ito, nirerespeto ng Pilipinas ang sovereign decision ng Malaysia. Sakop ng paghihigpit na ito ng Malaysia ang mga meron ng long-term passes, mga estudyante, expatriates, permanent residents, maging mga miyembro ng pamilya ng mga Malaysian citizens. Maaari nang isagawa ang home collection ng mga specimen ng suspected COVID-19 o coronavirus disease cases. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, pwede nang mangolekta ang mga lisensyadong laboratorio ng specimen mula sa mga bahay ng mga posibleng positibo sa COVID-19. Gayunman, iginit naman ni Berhere na may kondisyon naman ng DOH sa pagpapatupad ng home collection ng mga specimen. Sinabi ni Berhere, dapat na makipag-ugnayan muna ang mga laboratorio sa pagsasagawa ng home collection ng mga specimen para na rin sa monitoring ng kagawaran. Anya, dapat ring nakasuot ng PPE o personal protective equipment ang personnel ng mga laboratorio na mangongolekta ng specimen. Samantala, pinangalanan na ang mga miyembro ng independent panel na susuri naman sa COVID-19 response na ginagawa ng World Health Organization at iba't ibang mga bansa. Upong co-chairpersons ng panel, sina New Zealand Prime Minister Helen Clark at dating Liberian President Ellen Johnson Sirleaf.
kabilang sa mga mag-e-examine sina dating Mexican President Ernesto Cedillo at ex-Britain Foreign Secretary David Miliband. Bukod sa nasabing mga dating head of state, kasali rin sa panel si dating Colombian Finance Minister Mauricio Cardenas at Chinese Professor Xiong Nanshan. Maglalabas ng interim report ang panel sa gagawing annual health ministers meeting sa Nobyembre. Sa buwan ng Mayo ng susunod na taon, maglalabas sila ng substantive report at magpupulong din kada 6 na linggo ang panel simula ngayong buwan hanggang Abril ng papasok na 2020. Patuloy na pinag-aaralan pa rin ang pamahalaan ng patuloy na pagdami ng bilang ng mga ELSIs o Locally Stranded Individuals. Ito ay ayon kay PMS o Presidential Management Staff Assistant Secretary Joseph Encabo hinggil sa hindi nababawasang bilang ng mga LSIs na nagnanais na makauwi sa kanilang mga probinsya. Sinabi ni Encabo sa ngayon kasi ay nasa higit 400 ang bilang ng mga LSIs na nanay-stranded sa libingan ng mga bayani at target nilang maiuwi ito sa kanilang mga lalawigan ngayong linggo. Sa ngayon, sinabi ni Encabo na kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno sa mga LGUs o local government units para hanapan ng pasilidad ang mga LSIs. Yun ang mga anggulo at mga sitwasyon na aming tinitignan ngayon at talagang pinag-aaralan kung bakit po biglaan na lang po ang pagdating ng ating mga kababayan na sila mismo nag-claim kung nagsasabi na sila ay LSI. Ang tinig ni Presidential Management Staff ASEC Joseph Encabo sa panayam ng DWIZ. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Nagpahayag ng pagkabahala mga eksperto mula sa United Nations sa issue na umano'y posibleng gagamitin ang bagong national security sa Hong Kong para ipakulong naman ang mga political activists. Sa inilabas na joint letter ng UN, sinabi nito na batay sa provisyong nakapaloob sa batas, hindi malayong magdudulot ito ng lamat sa pagiging malaya ng mga hukom at abogado sa Hong Kong, lalong-lalo na ang kalayaan sa paghahayag ng mga residente ng Hong Kong. Nabati din ng UN na nagdulot ng kaliwatkan ng kritisismo ang ipinapatupad na batas. Pagdidimpa ng mga eksperto, ang National Security Law na itinuturing na controversial na batas ay taas ang hindi sumusunod sa legal obligation ng China alinsunod sa international law. Nalrito, nananawagan ng mga UN expert na magpaliwanag ang China kung ano ang kanilang plano kaugnay sa ipatutupad na batas. Balitang pampalakasan! Nagkamit ng isa pang panibagong gintong medalya si James De Los Santos, makarang magwagi sa men's senior Shotokan kata division ng e-karate games. Sa pinakahuling datos, lima na ang kabuang gintong medalya ni De Los Santos habang nananatiling ikalawa sa rank ng nasabing palaro. Nauna rito, pinataw muna ng Pinoy karatista ang pambato ng UK sa quarterfinals habang ang Iran naman ay napataob sa semifinals at Slovenia naman sa ikahuling round nito. Samantala, git ni De Los Santos, hindi niya ito titigil sa pagsali sa mga palaro hanggat hindi makamit ang championship sa larangan ng karate. Balitang pangkalusugan. Mahilig ba kayong iinom ng chocolate drink? Kung alam o kung oo. Chocolate. Kung alam niyo bang may taglay ding benepisyo sa kalusugan ng pag-inom o pagkain itong sekolate. Sabi na matatanda sa atin sa Bulacan ay sekolate. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga chocolate, particular ang dark chocolate, ay maganda para sa puso. Mga taong kumakain ng mas maraming sekolate o chocolate, okay, umiinom ng chocolate drink ay nababawasan ng 29% ang tsansa sa pagkakaroon ng stroke. Ito dahil puno ng antioxidant ang dark chocolate kumpara sa milk chocolates. Bukod pa rito, nakatutulong din sa pagpapababa ng blood pressure at pag-iwas sa type 2 diabetes. Pero paalala lang ng mga eksperto, bagamat may taglay itong kabutihan sa kalusugan, hinay-hinay pa rin ang pagkain ng sobra dahil ang lahat ng sobra ay masama. Balitang showbiz! Nagpositibo sa COVID-19 ang tanyag na British actor na si Robert Pattinson. Dahil dito, tinigil ng Warner Brothers
ang paggawa ng pelikulang Batman na pinagbibidahan ng aktor. Mababatid na sinimulan ang shooting ng nasabing pelikula noong nakaraang mga araw sa London matapos na paluwagin ang pinatutupad na quarantine protocols doon. Maguganit ang nakilalang 34 na taong gulang na aktor sa pagbida nito sa Twilight series. IG Balita Nationwide. Kaibigan, sumainyong muli ang sapang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas. Balitang sigurado. Sapat na serbisyo. Sa komentaryo numero uno. Sapat lumay nila Engineer Jarek Barreto at Daniel Tenco. Ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Kabalik sa senyor sa programang... Teka, teka! Alas 4.32 na po ng hapon. IC Balita Nationwide.